Unang sumikat sa teen roles at pagmomodelo. Ngayon sa mature at kontrabida roles naman nalilinya. Pero Oring, Oring, ikaw ang mahal ko. Mapapanood sa pelikulang Guni-Guni at masusubaybayan sa Lorenzo's Time. Wala naman akong karapatan mag-serious. Kaibigan, James Blanco. Magandang welcome gabi to Mandila. Salamat po. Magandang gabi rin sa'yo. Pero ito muna ang umpisa natin, James. Minsan daw ay nakakita ka ng multo. Yes. What is the story? Nasa apartment kami ng wife ko. Nung nag-start pa lang kami magsama, one time nanonood ako ng TV. Mm-hmm. Tapos ngayon, pag nanonood ko ng TV, may nakita ako sa door namin na parang may tumatawa sa akin. So, babae, lalaki? Babae na... Ano ko, Claro? Claro siya? Yes. Ah, okay. Hindi siya shadowy lang, ha? Hindi. Claro. Hindi. Alright. So, kasi yung light na nanggagaling sa amin, galing sa may poste nung mahal ko. So, tinitignan ko siya. Sabi ko, ayoko ikurap yung mata ko. Kasi baka, iniisip ko, baka guni-guni ko lang. So, hindi ko kinukurap yung mata ko. Ang tagal ko nakatingin sa kanya, tapos tinatawanan niya ako. So, afternoon... Naririnig mo yung tawa o nakikita? Naririnig ko yung tawa, tapos tinatawanan na parang nakaasar siya sa akin. Okay, yung wife mo, tulog. Ah, tulog. Okay, and then, what happened? Tapos ngayon, pagpatay ko yung TV, sabi ko, nandun pa rin siya. Nakatawa pa rin siya sa akin. So, kinakabahan na ako. Tapos ngayon, pumikit ako. Pagpikit ko ngayon, pagdilat ko, nandun na siya sa katabi ko, kaharap ko na siyang ganun sa mukha ko na tumatawa pa rin siya sa akin. Okay. And then? Tapos sinakal ko siya. Pagsakal ko, tapos inisip ko, wife ko yung katabi ko. Tapos parang nawala siya. Yung wife ko na kaganun na sa akin. Sinasakal mo yung asawa mo? Oo. Pero yung sakal ko, medyo... ano, hindi talaga maigpit. Okay, pero kahit papa, kahit anong sabihin mo, sinasakal mo pa rin. Natakot ako sobrang. So, in the same apartment, dito rin ba nangyayari yung parang may gumagaya ng boses mo? Yes, Tito Boy. Paano naman to? Like, boses mo nagsasalita, tumatawa, anong klaseng panggagaya? Yung, kasi meron kami maid na medyo hindi ano yung pandinig niya. Alright, so, yung okay kwarto namin sa taas, hindi ka marinig kahit sumigaw ka pa sa baba. Mm-hmm. So, bigla siya umakit at tutulog ako, galing ako sa taping. Tapos biglang, inakit niya ako, nagmamadali siya. Sabi, sir, but tinatawag mo ako. Okay. Sabi ganoon. Tapos sabi ko, hindi. Tapos ang beses, ako naman nasa baba, yung wife ko naman tutulog, umakit din ako. Tinatawag ako ng wife ko. Nakita ko yung wife ko, tulog na tulog. So may nanggagaya ng boses mo? Meron. This also happened in the same apartment kung yes saan nakakita ka ng babaeng tumatawa. Yes. Ngayon naman, sa itinitirhan, di umano'y may mga duwende? Meron. Meron. Kasi meron na, naniniwala kasi ako doon sa manghilot sa kaalbalari minsan eh. Okay. So pumunta siya sa bahay ko para magpahilot ako. Uh-huh. Tapos yung mata niya hindi mapakali. Tapos hinihingal siya, hindi siya makahinga. Dahil? Sabi niya marami daw siya nakikita, malakas daw. Tapos nag-umuwi siya agad, bumalik siya second day. Tapos pagbalik niya, sabi niya lakas talaga, minasahe lang niya ako ng 5 minutes. Sabi niya may 3 daw duwende sa bahay ko. Okay. James, bale ang dating sa akin ito, lapitin ka. Di ba may mga tao raw na ganoon? Ikaw ba'y lumapit sa isang pwedeng makatulong sa'yo na kung saan ka pumunta, parang sinusundan ka? Ayun nga, Tito Boy eh. Minsan ayoko na rin isipin. Para takot yun, ha? Medyo. Kasi minsan pag natututbrush ako, minsan parang yung half ng body ko, tumatayo na lang yung balahibo ko. Okay. So, hindi ka ba lumapit sa pare? O di kaya'y, do you pray? Meron ka bang mga pangontra? Meron kaming mentor na si Father Arman Tangi. Okay. Lagi niya binibless yung house namin. Sa ngayon naman ay okay ka na? Okay naman. Medyo merong yung mga maids namin. Medyo may nararamdaman pero hindi sila na kasing sama noong ikay nasa apartment. Yes. Kung saan nakita mo. Yes. Ito mabait. Alright. James, we're very happy that you're back. You're doing Lorenzo's Time. Alam kong for a while at hanggang ngayon ay nagne-negosyo ka. Yes. At napagsasabay mo ang negosyo at saka ang showbiz. Yes. Pag pinag-uusapan ang negosyo, ano na ang, di ba you have a salon? Yes, dito. Oo, may salon. And then, I think you're working on a... canteen and canteen, water station. Water station. Hands-on ka sa negosyo? Kailangan po, Tito Boy, kasi pag hindi, medyo pag napabaya mo siya, malulugi. Paano mo na pagsasabay ito sa yung trabaho sa showbiz? Kasi once in a while, kailangan meeting talaga, kailangan mo kakausapin okay my staff mo. And your wife is your partner? Yes. I'm sure yes. Nagkakatulungan kayo. Yes, Tito Boy. Pero at one point, James, naloko ka. Opo. 2 million pesos, kung naalala ko yung mga kwento noon, hindi ba? Para lamang sa mga nanonood sa atin, paano nangyari ito? Mabilisan lang. Kasi mayroong isang tao lumapit sa akin, kumpare ko siya. Okay. Na sabi niya sa akin, may magandong-gandong project sa government na malaki daw kukitain. Tapos inilapit niya ako dun sa boss niya. Mag-invest ka? Mag-invest okay ako. Okay. Tapos ngayon, sabi in 45 days, ganito yung kikitain mo. Tapos wala, 2 years na wala na nangyari.
Tapos, in 45 days, parang kikita ka ng interest doon sa iyong pera. Yes. So, for 2 years, ang sinasabi mo, walang okay wala, naman. Wala nangyari. Ah, walang nangyari? Walang nangyari. Hindi ka nabibigyan ng komisyon, ng interest? Hindi. Ah, okay. So, 45 days, umabot ng 2 years, hindi pa ako binabayaran. So, anong sinasabi mo? Every time, aabot talaga ang 45 days, sisingilin mo at sinasabi niya? Nakapasok ko sa banko yung pera. Tapos, pag tinitsene ko yung account, wala naman. Wala. Paano mo nabuking na ikay niloloko? Dahil sa hindi naman totoo yung mga pinagsasabihin sa akin, sa mga texts sa akin, okay. May mananakausap ako mga tao na hindi talaga. Na-recover mo ba ang iyong pinaghirapang dalawang... Hindi na? Pero naka-ano siya na inaayos. Nag-demanda ka? Yes, Tito Borne. Ah, alright. Okay. At ngayon, ikay nagtatrabaho muli para mag-ingat ka na sa investment. Yes, Lorenzo's time. Magpasalamat ka at napakataas ng rating at sinusuportahan ang inyong palabas. Una-una po, siyempre, nagpapasalamat ako sa mga nanonood ng Lorenzo's time. Kung saan kasama mo si... Si Miss Carmina, si Sijan, okay. Tita Gina Pareño, Joel Torre, Ami Austria, at Romel Padilla. Right. Siyempre, nagpapasalamat ako, Tito Boy, sa tiwalang binigay sa akin ng Lorenzo's time. Direct Jerome, Direct Tots, Tita Cory, at Unity 2 ni Sir Deo. Sir Deo, maraming salamat right. sa kanila. Okay. At ikay bahagi ng isang pelikula under Regal Films, yes. Ang Guni-Guni. Yes, Tito Boy. Parang sangayon dun sa ating pinag-uusapan kanina. Di ba? And this is currently showing in theaters. Yes, palabas okay. na po siya. Maraming salamat. At alam mo, James, we're glad that you're back at sana ituloy-tuloy na ito. Fast-talk lamang tayo, mabilisan. Boxes or brief? Brief. Talaga, ang bilis. Bida kontra bida? Kontra bida. Lights on, off? On. Bola-bola, kikiam? Kikiam. Abs, biceps? Abs. Palawan, Boracay? Palawan. Best actor sa Pilipinas? Cesar Montano. Best actress? Ami Austria. Three girls you find sexiest? Siyempre, my wife. Okay. Anne Hathaway. And, sa Pilipinas lang? Pilipinas. Anne Curtis. Anne pa rin, ha? Anne pa rin. Okay. Angel Oxine. Wow, okay. What, para sa iyo, ano ang isang bagay na dapat hindi ginagawa ng mga lalaki sa mga kababaihan? Manakit. Wow, sexiest part of your body? Shoulder, siguro. Okay, ito ikukunin ko doon sa kwento ng Lorenzo's time. Kung ikaw ay nakatulog ng 3 dekada, pagkagising mo, ano ang babaguhin mo sa iyong buhay? Babaguhin ko siguro yung pagiging mayana effect ko lagi. Yung pwede na ngayon gawin. Ipagpapabukas ko pa. That's very Yon. Good. Okay. James, maraming salamat. Maraming salamat. And good luck. Thank you. James Blanco, ikaw na. Tito Boy, ikaw na.